Tony, tuloy na nga ang taas-pasahe sa bus at jeep ngayong weekend. Yan ay matapos ng ibasura ng LTFRB ang inihaing motion for reconsideration ng grupong United Filipino Consumers at Commuters at ng dating jeepney driver na si Arlis Acao. Sa apat na pahay ng desisyon, sinabi ng LTFRB na walang personalidad si UFCC President RJ Javeliana para mag-upo sa kaso. Well-represented at napakinggan naman daw ng LTFRB ang commuter sector sa mga naging pagdinig. Bigurin daw ang UFCC na magpakita ng mga bagong issue tungkol sa taas-pasahe para i-reconsider ng board ang kanilang naunang desisyon. Pumabor sa desisyon sina LTFRB Chairman Attorney Martin Delgado III at Board Member Engineer Ronaldo Corpus. Kumontra naman si Board Member Attorney Aileen Levada. Deep naman ni UFCC President RJ Javeliana, walang due process ang nangyari. May notice of hearing ngayong umaga si Javeliana pero nalaman na lang daw niyang kanselado ng hearing dahil may desisyon na. Sartuela at palabas lang daw ang ginawa ni Chairman Delgado sa publiko matapos sabihin noong isang linggo ng sa Malacanang na baka ma-delay ang implementasyon ng fare hike dahil didinggin pa ang panig na mga kumukontra dito. Tila nagmadali din daw ang LTFRB sa pagdedesisyon na hindi man lang nakikinig sa iba. Maghahain ng apela ang UFCC sa Department of Transportation at sa Office of the President. Kasunod nga ng pagbasura ng LTFRB sa motion for reconsideration, simula nga sa Sabado magiging epektibo na ang 10 pisong minimum fare sa mga jeepney sa Metro Manila, Central Luzon at Southern Cebu. Sa mga city bus naman magiging epektibo ang pisong dagdag pasahe sa minimum fare, habang sa provincial buses magkakaroon ng 15 centimos kada kilometrong taas pasahe. Pero bago nga makapatingin, dapat nakapaskil na ang fare matrix sa mga bus at sa jeep. Tony. Maraming salamat sa Lima Refrain.